Ayan, mga Auntie Kels, bumaba si Dodong kasi kailangan niyang maghanap ng gun. Gun na para sa ano, dahil dili ng gun na para pampusil sa inyo. Kining sa silicon ba? So, ang nangyayari ngayon mga Zay, nag-alarm lagi ni among kuan. Nag-wonder ko kung ano, I think yung water dahil full yung water. Mamaya, maglinis ako dito mamaya while si Dodong mag ano siya sa boat. And then yung, ay, Diyos ko mga Auntie Kels, mga Auntie Karayers, nasira akong headset dahil kalagot. Uy, hindi ko kasi siya na sulod sa bag. Ay, unsaon na lang ni Dai. Ito pa naman yung na nasira ang cable yun siguro. Ito pa naman yung favorite na ano ko. Na headset na di jud siya mabali kay kuan man. Ito pa naman yung favorite na headset ko kasi hindi ako mabubungol. Alam niyo ba yung hindi ka mabubungol? Kasi may mga headset dahil na para kang nabubungol. Nabungol ka. Imbis nag-headset na gay ka, nabungol na hinoon ka. So, ano ang gagawin natin ngayon? Wala, itapon. Magpalit ka na naman ng bag o day. Ay, kasayang ano eh. Pero may mga extra akong headset na dinala. Kasi yun nga, alam ko kasing walang forever. So, nagdadala talaga ako ng extra mga antikels. Kay syempre, vlogger na hilasunta. Diba? Andon ata sa ano? Andon ata sa... Ito din oh, maganda din to siya na ano oh. Pero ito yung headset ni Maninay na naiwan niya. So, napay na nga. Kuan di ha. But... Yeah, actually may mga headset kami dyan dahil. Pero yan lang talaga yung favorite ng aking tenga. Alam niyo yun tayo, may mga favoritism tayo sa ating mga tenga, sa ating katawan. So, ganyan tayo mga pilingon. De ay, minsan, if kayo din naman siguro, kasi, alam niyo ba yung C na, ano, yung C na headset? Hindi ko bet, mga anti-kadayers, kasi, ewan ko, parang nabubungol ako. Kaya nga ako, bumili ng, ano, ng bagong cellphone na pang-edit, kay, na ganito yung headset. Kay, kuan siya, day, kining, mas, gusto ko yung luma na, kining, separate yung charger at saka yung sa headset, kay, kasi yung isang phone ko, doon ako nag-edit last year. Para man ako nabungol. Uy, mura maglahi man ang iyahang kuan. Iba yung side effect niya. Side effect. Grabe po kag maka-side effect. Uy, nari side effect dahi. So, yun. Yun yung rason ko, Zay. Mura pa akong explain. Bumili na naman siya ng lamp. How many lamp you have? So, next time, you should not tell me don't buy bag, don't buy shoes because you also have how many lamps in the house, how many... I took the big lamp out, then I can put a smaller one back so I don't bang the head against it. Even though it's the same. The lamp now is no good. The engine lagi is warm. Yeah, what? Why is that? Strange. What? I don't know. May bumuga na mainit. So... Hello mga Auntie Kels. Dito tayo sa isang second hand. Sumama ako kay Dudong kay grabe kainit sa car dahil. For what is that? For a flower. It's fit in the cup holder. Ah yeah. But is there nothing else with that? This one. Oh. What is? The ones you bought there is all one. No, that's not mine. That's for Mama. No. For the flower vase namin kasi hindi namin siya malagay sa ano guys, sa front or some place. Kailangan namin ng maliit na ano, yung maliit na end. What about this one? This one. So that one is too long. Can the flower fit in that one? I think it's a bit too small. Yeah, it's too small. This one lagi oh. So this one here, I try to see if it will fit. Yeah. With the key. Not really.
Kailangan yun siya perfect everything, color, size. Grabe talaga itong asawa natin, dai. Ano si Dodong kining perfectionist. Yan yung nakaano niya sa kanyang ugali. Sa mga bagay-bagay, perfectionist kayo siya, dai. So I think hindi tayo matuloy ngayon sa boat kay murag late naman siya. Yun medyo malayo lang. Saan ni siya? What's that hanging in the door? It's exactly too fat in the bottom to fit in there. What about the white one? Yeah, of course you could take that one out. The white one. Day, alam niyo ba yung ganitong mga trabaho day pambabae man to day? Pero siya yung nag-agenda. Same. Maganda yung sayal. Eh. May blue din. Eh, kainit po dani day. Nice ni siya oh, dako lang. Ano siya? Maramantaning mo sayaw o kuan ay rapabambamba rapapapapabambabamba porte sere ay narapantalon ay kapoy na ko day kapoy day kapoy sig shopping day kapoy sig laba gusto yung ganito oh ito oh nice mura magkanag cortina in day ani. Dagkup man kayo nilang sinina dari day. Ang laki ng mga damit nila day. Oh. Murag size sa XXXS. May nakita akong para sa eyes. And then I think alam ko kung worth it ba siya. Dito mo ilagay ang eyes. Pero bakit may butas day? Ang ano ko kasi mga ante, baka maano ba? Baka ma magsirit. Ay, mayan, ah, nasira yan dai. Ito oh, meron din isa oh. Hindi siya ano. Gusto ko yung lagyan tapos may ano talaga ba, may lock. Asa na si Dodong? Ito ano ito? May mga ano nga, yung pareha kay Ate Joby, may ano siya, may mga ice cube na diretso mo na lang siyang ilagay na may tubig na sa loob. Anong meron dito, Day? Punta tayo doon sa may mga damit na bata. Hanap tayo ng puti na pantalon. Kasi yung puti ko dahil wala naman siya ikuan. Uy. Yan o, merong white dito. Ito siya. Parang maganda siya pero I think malaki. Dako siya dahil. Itong isa. Bakit man siya eh. Same din ito. Alam, may leather na ano. May leather na pants. Ganda ng mga pantalon nila dahi. Diba? Ang ganda ng jeans oh. Pero ang kaanuhan ko kasi nitong jeans, mga antiquals. Hindi siya madaling labahan. Ang ganda naman ito, day. Ito din siya, oh. Ito, maganda. Pero dako ni siya sa ako. Tapos mahaba din siya. Dako kayo siya. Tagas mo niyong mga babae, diriday, eh. Sila yung mga mugbo. Ito
Oh, maganda siya. Parang bago pa. Hindi ako siya feel kayo eh. Ito din ang cute vest. May mga bambata na ano oh, stocking na shorts dito, mga t-shirt. Cute naman ang mga t-shirt nito eh, ka-cute oh. Ito may mga t-shirt dito. Ay, naman ako t-shirt eh. Ang ganda naman ito, day. Mga antique house. Nagantay lang ako ni Dodong kay Murang. Kami lang yun diri, aday. Alam nyo ba, ang daming mga benta na, like example, yung ganyan, mga table, alam. Nag-wonder kayo mga ante, kung itong mga to, binabayaran ba sila? Hindi, ano if nagtanong kay, magtanong kayo sa akin, day. Pag maglagay back sila ng mga gamit nila dito, is binabayaran ba sila? Mga anti, hindi sila binabayaran mga anti-kadayers. Like example, kami, yung mga gamit namin na hindi na namin magamit. Tapos, pwede pa siyang mapuslan. Then, dito yan nilalagay, are there, ibutang ilagay yan siya sa kanang recycling sa basurahan god. Pero, pwede mong dalhin dito diretso. Pero, if dadalhin mo siya dito mga anti-kadayers, wala siya bayad. Pero, ibibenta nila ito, and then as I understand nga no, sa alam ko lang is pag kung ano daw yung benta dito is ibibigay to siya sa kanang ibibigay sa mga poor country ba Africa, i-donation, kumbaga donation yung kita nila dito, and then yung like ang mga nanggitrabaho diri mga anti-kadayers is kining mga senior citizen na mga idaran na ba? Kay, kumbaga ito lang yung dito sila nag-i-enjoy sa mga ganitong bagay. So, yun lang yung pagkakaalam ko at saka pagkakaintindi ko kay Mister sa kanyang explanation. But, yeah, ang ganda kasi kung sa atin pa to sa Pilipinas, dahil hindi natin ibibigay. Oy, kahit nagupong-upong na sa kaluma dyan, dai, keep it until we die. Pero dito kasi sa kanila, mga ante, is lalo na yung pag, like, pagmamatay. Then, pag ayaw mo na yan ng mga gamit ng mga pinaglumaan ng kapamilya mo, pwede mo yung dalhin dito. Yan yung ginagawa nila. Tapos, ibenta. So, yung mga iba dito, mga ante, kadayers, pag mamayari na to. Grass caro machine. You bring to the front. Pag mamay-ari na to ng mga ibang tao na pumanaw na hindi natin alam. Tsari. Ito, baka hindi natin alam kung nasaan na yung may-ari na to, day. Diba, imagine, day, gihatag na na, day. Iyan. Dami dito, marami din kaming mga nabigay dito, mga ante. Yung mga lumang gamit namin na hindi na namin kayang dalhin, tapos kayang anuhin. Dito namin nilagay. Dito namin iniiwan yung iba. Tapos yung iba naman binibenta. Hala, may ano oh. May transparent na. Ito. Ay, mahagbong man siya dahi. Gusto ko nito kasi pang sa coffee ba. Lalagyan ng tablet. My lab. Ay, gas-gas man siya. Ay, magas-gas man gudang puti ba. Ayan, ang daming mga gamit na pwede pang magamit. Pero wonder, bakit nila ito inano, di ba? So, ibig sabihin na daghan na gid sila gamit, day. Nubra na ilang mga kagamitan. Kaya pinamigay na, oh, daming thermos, coffee machine, oh, sa atin ba to, wa na, day. I-keep na until forever. Dahil naniniwala tayong may forever, hala, keep it until forever. Ito, mga bago pa, oh. Do you agree? Yes.
Yes. Oh, tinood lagi daw. Totoo yun. What's this, my love laptop? My love laptop, oh. Hmm? Is this a laptop? Toshiba. Toshiba, kauban ni Toshibu. Probably 30 years old. Yeah, but that's what they use for working. Mm-hmm. Yan, may headset oh. Daming headset dai. So, ang daming mga, pero mga antique hills, baka sabihin niyo sa akin, oh, irapog kay Kani, ay tagaw po kayo. Meron man tayo dyan dito sa Pilipinas, wag mo nga kaming lokohin dyan. Yes, I know na meron tayo dyan sa Pilipinas, pero hindi siya as in na, like, you can see it everywhere. Bihira lang siya, dai. My love, oh. Pang, para sa mga liog nga gipang hemorrhoids na. Sa mga liog nga gipang stroke. What's this? My love. Tagahan ba may mga kababalaghang kagamitan dari? Pangkuan o camping. Like gusto mo mag-camping dai. Pwede kang magbukot nito. Ay. Na, grease cutter machine. Hala maleta. Gusto kong bumili ng suitcase. You know, yung pinakamalaking suitcase. Charing asa kamulayas. My love, is 4 o'clock na. I need my medication now. May mga bike, vacuum. What's in here? This one. Barbell. Ay, they're closed. Ito yung binili namin kanina kay mama. Happy kayo siya dahil kay Blue, gidong iyang favorite. As you can see sa kanyang kitchen. Terno sa iyang mga chikiting diri yan. So yan, happy kayo siya. So, bihira lang kami makakita ng blue colors, mga antikadayers. So dito tayo kay Mr. Nandito yung gardener niya. I mean, hindi gardener. Yung pina-help niya sa kanyang garden. So ayan, and then si Dodo nandito. And I'm not sure what happened dito sa turtle nilang gamay. Sa machine, hindi daw mag-andar. Andun yung asawa ko. Uy! My husband and my baby, look at that there. Uy, really? Uy! You know where mama have been today? It's all over the place. Ikaw dai tigbantay sa telepon ni mama? Huh? And you, what's your work today? Huh? What's your work today? Oy, mga may nagcom for another machine. I think can fix this one. I don't think he know much about this. May nagcomment. There's some comment here that sabi niya, I'm not sure kung gusto ko pang i-translate ni Dodong kay Kapoy mag-English. Sabi niya mga antikills na antikadayers inday ani kining ano ba ang kining tawag nito rules dyan, like pag example pag mawala na daw yung mga mama or anything parents, then ano daw ang ginagawa sa mga kayamanan ng aking biyanan or asawa or so on nila dito sa kanilang country. So ipagsabihin na lang natin na general, no? So normally mga antikadayers dito sa kanilang country, my love, I'm talking about some people ask me if what they gonna do if like mothers or relatives, if they die, then what they gonna do their property, things in the house, land or house or so on, whatever. So that's what I'm talking. And then ang ginagawa nila mga Zai is depende yan siya, kasi hindi siya parehas atin sa Pilipinas na, 'di ba, sa Pilipinas pag like example yung parents natin mawala, then yung mga ari-arian nila, yung mga yuta nila diyan sa abuhan, ay abuhan naman no.
yung mga lupain nila ipamana talaga sa anak. So dito mga auntie, depende daw yan sa sitwasyon, kasi like example, kung ang bahay ng mama nila or parents nila is naka-loan sa bank or may mga utang before, so kukunin yan siya sa bangko. I think alam niyo na yan, and that's for the general kung nasaan ka mang lugar, no? Pero dito kasi is yung mga children, mga apo, mga nepyo, yung mga anak kanang parang, I'm not sure kung how many percent, pero bihira lang mga anti-kadayors na like example yung mama nila ibigay sa ka, like example si mama, then ibigay niya sa amin yung bahay, then bihira lang yung ganyan na mangyayari kay yun nga yung mga anak at saka yung mga bata na dito mga anti-kay, may mga sarili ng work, may mga sarili ng bahay, so 20 years old ka pa lang dito, pwede ka nang magkaroon ng sarili mong bahay. Or kung may ipon ka na, sarili mong lupa. May napili. So, ganyan yung ano dito. So, hindi ko sure kung ilang percent, kung ano yung ginagawa nila, or hinahati ba nila, or binibenta. Kasi, kay mama, sabi niya, mas prefer niya na ibenta para hatiin yung pera na matira sa kanyang mga anak. So, ganun yung sa situation ng mama. Pero, yung sa ibang mga tao, I'm not sure kung ano yung ginagawa nila mga auntie, kasi hindi naman natin alam na yung iba may mga utang sa bangko, and then yung mga anak nila may mga lupa na bahay. So, ganun yung sistema. Kasi, yung kapatid naman kasi ni Dodong, may mga sarili na silang ano, yung mga sarili ng bahay, lupa. So, day murag then ibigay. So para fair din sa lahat, yun na lang, hatiin na lang yung pera, kung magagawin na lang pera ba, kasi iba-iba din sila ng taste mga auntie. Kasi like example, pag ibigay tong lupa dito sa kanyang kapatid, and then yung trabaho niya nandun na sa malayo, di ba? So dito kasi day importante ang trabaho, priority nila ang work at saka yung yun nga, sa pamilya. And ito oh, priority ni ihang work. Kini pong isa, priority po na niya ang relax. Diba relaxing kay karong? Hoy! Somebody call mo ah? Tulululululu! Ayaw, paaka gago! Ana rato akong explanation, pero sa mga gamit naman, like yung mga anik-anik ni mama, kasi marami siyang mga gamit na naipon na, no, since ilang years na yan siya. So, may mga ano yan, Zai, like example, ako gusto ko nito. So, nilalagyan yan ni mama ng mga name, kung anong gusto mo. And then, wala siya yung kanang kuan, kanang gina-priority. So, everybody can have her things and if you want, so, yun yung ano niya. Pero ang nakaano lang ngayon is lahat anak niya, dai, apo, marami na ding gamit. So, maginding naging ang kagaya nito, dai, ang dami ng kagamitan nito sa bahay. So, wala na yung kalalagyan. Di ba, Intot? Ano na sila. Hindi yan sila, ano, kining. So, hindi kagaya sa, I mean, hindi ko naman sinabing lahat, no, baka meron ding mga sistema dito sa ibang family na baka similar din sa atin dyan sa Pilipinas. Pero, para sa akin is, tanungin natin si Dodong, how many percent? My love, how many percent people here in your country, like example, in the Philippines, let's say, if we have a land, it has to be goes to the children, or like, you know, like, how many percent like that you have to do? I think it's only 70 or 60%, yeah. Because mostly people here, they have their own land already, like the children and no, if you inherit it, you split normally. Here we split equally between the children.
Yeah, they split. But you can make a special wheel if you want. Yeah, but it's not much, lagi. It's not much here in your country because you don't have much, like, people here, they owe in the bank. So... No, not when they reach the age when they die. Then they usually they have paid down most of the house, right? Ah, yeah. Okay. So, kana ra gyud mga auntie mahitabo na sa kana ng mga may edad na gyud nga kung malaki yung lupain mo, pwede mo yan siya i-split kung gusto nimo ipa-split na nimo sa imong anak ug sa imong i-ring. Kasosyal ani nga i-ring, oy. It's really social. Pero yun yung naano ko dahil lahi ra gyud sila diri ah. Lahi sila dito mga auntie kills. Cha-cha-cha. Lalalala. But yeah, at least everything is, everybody is nabahinan. Ano man yung kuan ni Rie? Nag-wonder ko kung waba ni gigutom ni akong asawa. Pero nagkaon mangguni siya kaganiha bakmain kasi ito siya kanina before kami umalis. So, he cannot fix this, my love. He cannot use that. Na, nasira. I mean, hindi siya nasira, pero ayaw sigurong umandar. Iwan ko kung anong nangyayari. Mura, kailangan naming bilhan si mama ng machine. Comment down below, mga anticles, kung pwede ba tulagyan ng machine dito, day? Sa kanyang lawn. Uy, kanay sa weather, mga anticadayers, uy. Social kaayo ang weather nila diri, ah. Ang mga tao karon day wa na to ana nag sunbathing na nag barbecue na sa labas ng bahay. And kaya hindi feel ni Dodong na magtrabaho ngayon kasi ang weather sayang gusto niyang magstandby ra diri sa tugkaran siyang inahan. Wala na kay flowers no. Rose na lang at saka ano itong rose din. Baka gusto niyang magbicycle bukas, tanungin natin siya mga anticles. So, I hopefully na na-answer ko yung tanong mo. Antikadayers, medyo libog siya pero in short na lang yun, no. Depende na kung dako o yuta ang imuhang inahan diri ah, then pwede na niyang bahin-bahinon. Pero sa para sa akong ugangan, dili niya bahin-bahinon dahil kay hindi niya hati-hatiin ito kay gamay ra man ihang space diri ah, maura man ito lang man yung space niya. And then ang mga ano niya kagamitan, so lahat kami maka anong tawag doon? Lahat kami mapagmanahan, chari. Mapagmanahan ng bato ni Darna. So, we can have it as long as we want. So, wala siya'y kanang kuan nga kini para ragin ni kay pulana, para kay ano lang talaga to, wala. Gusto niyang kami mismo ang pipili sa gusto namin. Pero yung bahay at saka yung lupa niya, ibenta niya ito day. And then hatiin sa kanyang anak. And then yung bilin pa sa uban is yung sa hatiin para sa mga apo kanang kumbaga ikuan ba lahat party ng ganun. Pero day mangyayari lang yan day ha pag mawala na pud na siya day. Pero hindi pud tayo magdali, oy grabe pud kanay. Ganyan yung ano niya, yung policy niya. Pero mga anticles, ambot lang pud oy kay dito naman good sila sa kanila day kay murag feel ko din minsan hindi na nila kailangan ng pera kasi suportado din kasi sila sa gobyerno mga anti-kadayor. So parang kung ano lang kanang kumbaga kabilin na lang na nimo, remembrance na lang sa inahan nila, yun na lang yung tinitink nila, hindi yung kagaya sa atin sa Pilipinas na pag mawala na yung ano dapat ganito talaga, mag-away na yung magkapatid dahil malaki yung sa kanya, maliit yung sa kanya, yung ganun ba no? So wala silang ganyang mindset kasi yun na nga no, sila lahat dito kahit wala ka pang suporta sa yung parents, ang gobyerno dai suportado ka. So yan lang yung nakaganda dito sa kanilang country. And then once na pag magtrabaho ka lang dito sa kanilang lugar, di lang katapulan rin sa ilang country dai, di ka pasagdan sa ilang gobyerno.
hindi ka pababayaan dito. Number one na yung health mo, school, yan yung pinapriority nila dito sa kanilang country. So, di ba tayo dyan sa Pilipinas, nagsub-sub trabaho 24/7 tayo para sa school ng mga anak natin, sa healthcare natin, in case magkasakit tayo. Hindi naman tayo nagtrabaho para maging milyonaryo, di ba? So, yan yung nagsub-sub tayo dyan sa Pilipinas. Dito kasi, nagsub-sub din sila para makabayad sa kanila. Makabayad sa tax, sa gobyerno kay at least may return talaga. So, alam kasi nila kung pag nilagay nila yung pera dyan, dahil hindi talaga sila pababayaan. Pero tayo kasi kulang mga tasalig. Dahil mga hadlok mga tasalig na ito. At ang gobyerno, dahil kay mura magnawa man ang kwarta, dahil naging bato man. Pero beta mga anticles, eh. Pero unta, no, maging lesson learned po doon ta sa mga laing kuan ba, maka nang unta maka matuto din tayo sa mga style nila ba. Pero dai mo nagiingon anticles nga kanya-kanya tayo nang diskarte sa ating country. Pero, yun nga strict lang gyud kaayo dai, strict jud, hindi ka basta-basta dito makabili ng mga anik-anik sa pharmacy na walang ano na sa may mga special number kasi sila dito dai na na ginagamit mo lang yan pag ano, pag hindi ka register na ganyan din, hindi ka basta-basta din. So ganyan din sa Spain, pero kung like tourist ka lang yung ganyan, meron naman, pero mas kung sana pa kunti lang yung benefits ba. Eh, naabot man siya si Gobyerno Anticles, ay. Pero ay, at least naka-ano din kayo, naka alam niyo, nalaman niyo din ba kung ano yung mga ano ba dito mga katikalan. Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city lights.